usapang politika ito. Isa sa pinakamainit na issue ito. Talagang ito, immortal na magkatunggali ito since time in Rizal Memorial. Pero meron ho isang pangyayari ho ngayon, nire-report po ni Ruby Tayag, na ito pong mortal na magkalabang ito sa politika, mayroon na pong ginawang kasunduan. Yung girian daw po ng mga Duterte at Nograles ay tinapos na. May pag-uulat po si Radyo Patrol 16, Ruby Tayag. Ruby, ating, ang sipag mo naman, Sabado nagtatrabaho ka? Anyway, matapos ang 30 taong girian sa politika, magsasanig puwersa ang mga Duterte at Nograles ng Davao City para todo suporta sa kandidatura ni Mayor Digong Duterte sa 2016 presidential election. Nagpasalamat si dating House Speaker Prospero Nograles kay Duterte sa hindi paglalagay ng ibang kandidato sa pagka-congressman ng 1st District ng Davao City. Ibig sabihin, walang kalaban ang anak na si incumbent Congressman Carlo Nograles. Umugong na rin ang posibilidad na ang batang Nograles ang siyang magiging susunod na House Speaker kung mananalo si Duterte sa 2016. The House of Representatives. Diba? Kasi sa totoo lang, sinabi ko na sa iba sa inyo, sa buong House of Representatives, 290 kami, walang ni isang congressman ang lumalabas ng leeg para kay Duterte, kundi si Carlo Nograles lamang at ang Nograles family. I never really, wala pa ako lang. Akong cabinet, I have to craft a slate. Samantalang ang nakatatandang Nograles, wala na raw balak na bumalik pa sa politika. Ah, si Boy. Ako na magpolitika. Gusto ko mag-playboy na lang ako. Samantala, ayon sa dating House Speaker Nograles, bagabat suportado niya si Duterte para sa 2016 election, si Senator Bongbong Marcos naman ang kanyang bit-bit for Vice President. Samantala, sa panayam kay Duterte, tutulito sa pagbabawas ng tax. Pero gusto niyang dagdagan ang sweldo ng mga manggagawa. Kung siya daw ang papalarin sa 2016, gagamitin niya ang Subic at Clark para ma-decongest ang Metro Manila. Mula dito sa Davao City, itong Radyo Patrol 16, Ruby Tayag, ABS-CBN News, DC. Ruby, kailan nangyari yan? Kagabi? Alin yon, Vic? Kailan nangyari ang ipag-aareglo? Kagabi? Oo, kagabi. Talaga? Dito sa Davao City mismo. Oo. Ay, grabe. Yung Duterte at Nograles na yan sa Davao, talagang mortal na magkatunggali sa politika yan. Yan hindi mo mapapaghalo yan. Parang tubig at langis yan. Oo, yun pala. Matagal na pala silang magkalaban sa politika. Although magkamag-anak sila, Vic. Ah, talaga? Magkamag-anak ang mga Nograles at mga Duterte. Talaga? Kaya sabi nga ni Duterte, wala naman dapat na talagang pag-awayan dahil sila yung magkakadugo. So ang kailangan daw na mangyari ay magsuportahan na lang. Yun, kaya itong darating na 2016, itong si Congressman Carlo Nograles, together again. Dato, solong-solo, walang kalaban. Together again sila. Together again, ha? Oo, para sa 2016 election, syempre ang mga Pilipino talagang sadyang regionalism. Dapat. Sino pa nga naman ang susuportahan mo, edi yung presidential candidate na manggagaling mismo sa mula lalawigan. Sa bayan. Aba, malakas na pwersa yan. Galing mo talaga, ating. Bueno, ikaw pala ay nasa Davao, Ruby. Oo, bumibisita ako dito sa aking tiyahe na matagal ko nang hindi nakikita. Aba? At medyo may katandaan na rin. Ayan, meron siyang sakit ngayon. At bibisita ko muna siya dito sa Davao. Huwag ka na magkabala ng durian candy. Huwag ka na magkabala. Hinihintay ko nga yung padala ng chahing ko. Okay. Mula dito sa Davao. Ingat. Radio Patrol 16, Ruby Tayag, ABS-CBN News, DC. Yamen.